Minabuti na ng Miss Philippines Earth organizers na gawing virtual ang Coronation Day sa August 8 para makaiwas sa banta ng pandemya at paiba-ibang quarantine guidelines. Solong dadalhin ni Robbie Domingo ang pag-host ng pageant na i-airin ng live ng Kapamilya Channel. Kabilang sa mauugong na candidates, sina Amira Almamari ng Atimon ng Quezon, Naila Ashorbaji ng Paranaque, Eliza Galvez ng Batangas, Audrey Asuncion ng Albay at Mirisa Borja ng Zamboanga. Virtual din ang koronasyon ng international pageant ng Mrs. Tourism sa August 3. Ang dating mutya ng Pilipinas Queen na si Hemelyn Escudero Tamayo ang lalaban sa 4th edition ng pageant kung saan magtatagisan ang 30 nagagandahang misses mula sa iba't ibang bansa. Kasunod naman ang bigla ang postponement ng Miss World Philippines pageant, idinaan na lang ng organizers sa botohan ng 45 na kandidata ang pagpili ng kinatawan ng bansa sa Miss Supranational Pageant sa Poland. Nalo ang stewardess mula Orani, Bataan na si Dindi Pares na isang pageant veteran at sinusuportahan ang kabuhayan ng mga Aita. So I'm helping the Katutubo community in my province to find things that livelihood program, convert them to be Aitapreneurs. Minamadali na ang pag-alis ni Pajares para umabot sa pre-pageant activities ng Miss Supranational na idaraos sa Poland sa August 21. Ang Mr. Supranational naman ay idaraos din sa Poland sa August 22. Napiling ng organizer na si Arnold Vega Fria bilang Mr. Supranational Philippines ang martial arts fighter na si Jan Adahar na taga San Pablo, Laguna. Hangad din na Pajares at Adahar ang back-to-back victory ng Pilipinas sa Poland. Mario Dumawal, ABS-CBN News.